Guys, welcome back to my YouTube channel, and it's me again, Indiana. So for today's video, guys, isang ano lang naman to, isang short video lang to, at gusto kong mag-share ko lang sa inyo yung aking experience sa pag-take ko ng first dose ng vaccine. Yun ang ating pag-uusapan. Ano nga ba yung mga naging epekto sa akin ng nung vaccine na kinuha ko? Ano nga ba yung mga ginawa ko para maiwasan ko yung ano, yung sakit ng pagturok sa akin ng vaccine. Pero bago yun, guys, if you are not connected to my channel, please do subscribe and click mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. So yun, guys, tara, let's go. Ano nga ba yung naging experience ko nung mag-take ako ng first dose ng vaccine. So, anyway, ang vaccine ko is Pfizer. Kasi yung Pfizer is, yan ang required dito sa Saudi Arabia kasama ng AstraZeneca at saka ng Moderna. Yung isa, yung Sinovac or ano bang tawag doon, is hindi sila tumatanggap ng vaccine na yun. So, ang pinili ng amo ko para ipabaksin sa akin is yung Pfizer. So, kasama ko naman yung aking amang babae. So, dalawa kami, nag-take kami ng vaccine. Ang kagandahan lang dito, guys, sa Saudi Arabia is kapag private hospital ka nagpabaksin is makakapili ka kung ano yung gusto mong ipaturok sa iyo na vaccine. So, ang pinili ng amo ko na ipaturok sa amin na vaccine is yung Pfizer. So, kasi ang amo kong lalaki is nauna siyang mag-take ng vaccine and ang pinaturok sa kanya, ang tinurok na vaccine sa kanya is AstraZeneca. Kaso, nagkaroon siya ng side effect sa amo kong lalaki and almost 3 days daw siyang nilagnat, which is normal naman daw siguro yun. Kaya, ang sabi niya sa amin is hanap niya kami ng Pfizer vaccine para daw hindi maging ano ang effect sa amin. Which is okay naman. So, ayun nga. Nagpa-vaccine kami ng amo ko last Tuesday and yun, mabilis lang kasi wala namang masyadong tao and yun nga, may distancing. So, mabilis lang ang aming pag-vaccine. And yun, pag-uwi namin dito sa bahay, after 5 hours pa ako pinainom ng Panadol kasi para daw hindi magkalagnat. And ang ginawa ko lang naman is yung pinakang may turok niya is hindi minasads ko lang siya ng abulak na may tubig para yung medyo ma-warm para hindi siya ano maligas or sumakit. Pero kinagabihan, grabe, guys, ito lang naman yung naging ano sa akin, yung naging side effect sa akin na naramdaman ko ito na parang mabigat. So, yung pinakang part ng turok na tinurukan is yun lang yung naramdaman ko na mabigat. And kumikirot siya siguro dahil na rin nga dun sa gamot na tinurok. Kapag hindi siya ginagalaw or ikinikilos, mas lalo mong mararamdaman yung sakit ng iyong vaccine, ng iyong turok. Much better na igalaw nyo siya or ipag-workout nyo, i-workout nyo para yung braso nyo is na-stretch. Kasi kung hindi nyo siya ma-stretch, mas lalong masakit yung pakaramdam. Yun lang naman yung naging effect sa akin and medyo maantok lang nung after mga siguro mga gabi na siguro ganun talaga kasi gabi na rin naman. So, feel ko na parang yung aking pakaramdam is parang gusto ko nang matulog. And minsan, napipil ko yung labi ko na parang nagde-dry. So, kailangan iinom ako ng tubig. Pero, hindi naman totally on. Kumbaga, parang nagde-dry lang siya. And, kinabukasan, mga after mga 24 hours, wala na. Wala na yung mga ganong pakiramdam. So, parang normal lang. Parang normal na, ano na, pakiramdam lang. Ito lang talaga yung pinakang worst. Yung pinakang naturukan na parte is talagang humikirot. Pero, siguro normal naman talaga yun, syempre, dahil naturukan. Pero, after nun, baga sabi nga, mas masakit pa yung ibang turok pag first time. Oh my God!
So, yan guys, yun lang. As in, okay naman yung Pfizer vaccination. So, napakaganda niyan. Walang side effect. Pero, not all siguro. So, depende na rin sa pag-react ng katawan ng tao doon sa vaccine na ituturok sa inyo. So, kaya, yun lang. Na-share ko lang yung experience ko para naman hindi, kasi yung iba kasi is, sabi is nakakatakot magpa-vaccine dahil siyempre nga, alam mo naman ang mga Pinoy, maraming haka-haka. So, hindi pa natatry is natatakot na. Kaya, so, mas maganda na itry nyo guys, itry nyo yung magpa-vaccine. Kasi, para safe na rin naman tayo dito sa pandemya na nangyayari dito sa ating mundo. So, yun lang guys. Thank you so much. Thank you so much and thank you for watching and thank you sa lagi pag-support sa aking videos. So, yun guys. Maraming salamat and don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Click the notification bell for more updates. Bye guys! Thank you for watching. God bless. See you!